sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang Ehipto'y nagkaroon ng ibang hari na walang anumang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, "Nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas pa kaysa atin. Kailangang gumawa tayo ng paraan para mapigil ang kanilang pagdami. Baka tayo salakayin ng ating mga kaaway at umanib pa sila sa mga ito at pagkatapos ay umalis sa ating lupain." Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng paraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Rameses, lungsod na tinanggalan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang sinisikil, lalo namang dumarami at lumalaganap ang mga Israelita, kaya't sila'y kinapuotan at kinakatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita ay lalong sinikil at pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Iniutos naman ng paraon sa mga Ehipsyo na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang na mga Hebreya at bayaan lamang mabuhay ang mga babae. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulon na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos, naanod sa karagat at tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos, nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat, ang poon ay papurihan, pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad nati ibong sabitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya, nang ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula. Pagkat itong lupa't langit, ang tangi siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Tumayo po ang lahat. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kaniyang ama, ang anak na babae at ang kaniyang ina, ang manugang na babae at ang kaniyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kaniyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kaniyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid.
at sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa inyo at ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Binabati ko po yung lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Happy birthday. Doon po sa mga nag-anniversary, happy anniversary po. At sa lahat ng mayroong mga personal na kahilingan sa ating Poong Jesus Nazareno, isama natin sa panalangin ngayong araw. Kung inyo pong napakinggan ang Ebanghelyo, parang nakatatakot. Para bang iba ang tema o yung tunog ng salita ng Poon sa araw na ito. Dahil sinabi niyang, naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Para bang taliwas doon sa ating idea na ang Diyos na si Jesus ay prinsipe ng kapayapaan. Pero bakit ngayon parang siya ngayon ay nagdala ng tabak at kaniyang sinabi para sa isang propesiya na ang magkakaaway ay ang mga kasambahay, ina laban sa kaniyang anak na babae, ama laban sa kaniyang anak na lalaki o ang biyanan laban doon sa kaniyang manugang. Para bang paano natin titingnan ang mensahe ng Ebanghelyo sa ngayon? Ang tabak ay alam nating pumuputol. Ang tabak alam nating nakahihiwa. Kung titingnan mo ang Ebanghelyo sa isang parte ng kaniyang tunay na meaning o kahulugan, totoo na si Jesus ay magdadala ng tabak. Bakit? Dahil ang tabak sa kaniyang pagputol, maaari tayong pumili kung saan. Yung pagpili sa katotohanan o sa kasinungalingan. Ang paghahating iyan ay paghahati kung ano ang pipiliin ng tao upang sundan ang katotohanan o ang kasinungalingan. Actually, kung titingnan ninyo, ang tabak na binanggit sa Ebanghelyo ay hindi talaga upang magbigay ng kaguluhan, upang magbigay ng tunay na panunundan kung sa paggamit ng tabak, saan ka at sino ang iyong papakinggan. Kaya sinabi niyang maglalaban-laban ang anak na lalaki at ang kaniyang ama. Dahil sa dalawa, palaging mayroong tama at mayroong isang nagsisinungaling. At sa pamamahay natin o sa ating pamayanan, palaging mayroong dalawang bagay na ating pinakikinggan. Ang katotohanan o ang kasinungalingan. Kaya nga po sa huling bahagi ng Ebanghelyo, ibinibigay doon ang pagtanggap kung sino ka at ano ka. Kung propeta ka, tanggapin mo ang pagiging propetang gantimpala. Kung ikaw naman ay isang taong matuwid, tanggapin mo ang gantimpala ng isang taong matuwid. Ibig sabihin po bagay, kung pipili ka sa dalawa, matatanggap mo
ang para sa iyo. Kung pipiliin mo ay ang katotohanan, matatanggap mo ang buhay na walang hanggan. Kung pipiliin mo ay kasinungalingan, mamumuhay ka sa kasinungalingan hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Matatanggap mo ang gantimpalang para sa iyo kung hindi ka marunong mag-decide kung ano ang pipiliin mo. Kaya ibinibigay ng Ebanghelyo sa araw na ito na pag-ingatan ang buhay na meron tayo, dahil itong buhay na ito ay hindi na mapapalitan anuman ang iyong piliin sa dalawang bagay. Alam natin sa panahon ngayon ay meron tayong isang teorya o filosofiya na labas na labas at lutang na lutang kahit saan tayo pumunta. Mapapamayanan, mapapamilya, social media. Kitang-kita ninyo ito pero hindi nyo lamang siguro naiisip na sa ating lipunan, laging nakikita ang prinsipyo o kultura ng relativism. Yung relativism ay yung prinsipyo na ang sa akin ay tama kapag ako ang gumawa at kapag ako ang nag-isip. Yun bang ang katotohanan ay relative? Katotohanan sa akin, ewan ko sa iyo. Tama ang ginagawa ko, ewan ko sa iyo. Yun yung teorya o kultura ng relativismo na meron tayo. Yun bang kahit alam nang nakikita na mali yung ginagawa, pero sa kanya, tama iyon. Kasi yun ang kaniyang prinsipyo. Hindi ba? Katulad nung pangbabastos sa dasal na napakabanal na ama namin. Dun sa gumawa noon, ang prinsipyo niya, ito yung pamamaraan ko ng pagpapakita ng aking pananampalataya. Kahit bastusin ko sa anumang lugar, gagawin ko kasi sa aking palagay, tama ako. Yun yung problema ng relativismo. Nawawala na ang kasangkapan at katotohanan kung ano ang tunay. Ayaw na nating tanggapin yung absolute truth na ang katotohanan ay palaging nanggagaling sa Diyos at hindi sa atin. Bakit? Dahil kailanman ang ating kaisipan ay limitado. Hindi natin kayang tingnan, hindi natin kayang diktahan ang anumang ibinibigay ng katotohanan ng Diyos. Ang gagawin lang natin ay pipili kung katotohanan o kasinungalingan. Dahil ang Diyos ay nagdala ng tabak upang tayo ay tulungang magdesisyon sa bagay na tama, hindi sa bagay na mali o kasinungalingan. Ito po yung ating bantayan. Baka tayo ay kasama na sa katulad ng pag-iisip ng mga relativismo na sa kanila palaging tama at walang mali. Ayun, kinakain tayo ng social media, pati na yung mga blogger, mga so-called influencer, ay nagbibigay din ng kanilang sariling katotohanan, sariling version ng katotohanan upang makuha ang iba. Maging matalino tayo, maging tunay na Kristiyanong susunod kung ano ang idinidikta ng katotohanang nanggagaling sa Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal.
Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kung tapat tayo kay Kristo, huwag nating asahan na magiging sikat tayo. Naway hubugin ang ating mga hangarin nang hiwagang ito ng kaharian ng langit. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging matapang at laging tapat sa pananampalataya, sa gitna ng pakikipagtunggali at pag-uusig, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang upang gabayan ang kanilang mga anak sa daan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga kabataan naway magkaroon ng lakas na mapaglabanan ang impluwensya ng kasamaan, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga naliligalig at yaong nagdurusa sa isip at katawan, naway hipuin ang Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Yaong mga namayapa, naway maging masayang walang hanggan sa kaharian ng Diyos Ama, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga pakikibakas sa buhay. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa kabila ng aming pagdurusa at bigyan mo kami ng lakas na kumilos ng mayroong pananalig sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupuan lahat. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng halimuyak ng insenso umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tumayo po ang lahat. Dalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinabagbago, pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan.
Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumai rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito si Jesus ang sandiga ng kapayapaan at katotohanan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pariyo ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinagpagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, paral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.